Isa sa mga parati kong gabay noon pa lamang ay ang paggamit ninyo ng insenso. Manawa man kayong makarinig sa akin ng insenso, ang mahalaga lagi kong ipinapaalala sa inyo ang kahalagahan nito. Ngunit ano nga ba talaga ang halaga nito? Ano-ano ang mga klase ng insenso at gamit? Maswerteng araw sa lahat. Ito na ang isa sa most requested video aralin ng lahat. Almost lahat kasi or 50% ng mga DMs nyo sa akin ay nagtatanong sa insenso. Lalo na kapag may mga gabay na aralin na kailangan ng insenso. Para magkaroon kayo ng idea about insenso, narito ang mga bagay na dapat ninyong alamin o malaman. Ang paggamit ng insenso ay napakahalaga mga frenny. Kaya kung gusto mo matutunan ang mga ito, makinig kang mabuti at huwag kang mag-skip para maiwasan ang katanungan na ang sagot ay nasa video lamang. So, let's dive into the video. Ano ang insenso? Ang insenso mga frenny, ito ay isang bagay na gawa sa natural na sangkap. Mostly ito ay gawa sa mga herbs o mga halaman. In which kapag sinindihan mo, ito ay magproproduce ng isang fragrant o scent sa kanyang uso. Ito ay ginagamit sa napakaraming dahilan at napakaraming pamamaraan. Including sa mga religious practices o spiritual practices, meditation at marami pang iba. Ginagamit din ito para ma-energize ang isang tao, mental health at therapeutic way. Gamit ng insenso. Buhat pa ng mga nagdaang taong libong taon na mga frenny ang nakakaraan, ang insenso ang isa sa pinakapangunahing bagay na ginagamit sa panggagamot lalo na may kinalaman sa mga elemento. Ginagamit ito para ma-cleanse ang anumang lugar kontra sa mga negatibong enerhiya mula sa Greece, China, India at iba pang mga ancient country. Isa din ang insenso na kasama sa anumang kultura o ritual na ginagawa ng mga nasabing bansa, including ang Pilipinas. Ang mga Wiccan, Pagan or Pagan at iba pang mga karunungan taglay ay nagamit din ng insenso mga frenny. Ito ay upang maitaboy ang mga di kanais-nais na enerhiya sa kapaligiran. In short, mahalaga ang magkaroon ng insenso sa isang tahanan. Mahalaga ang kahit isang beses sa isang linggo ay magsindi ka nito. Ang insenso ay ginagamit mostly sa mga altar sa buong mundo to give respect sa mga gods and goddesses na sinasamba mo o pinaniniwalaan mo. Ginagamit din sa ibang method gaya ng feng shui, Wiccan. Sa Wiccan naman, ang insenso ay medium to communicate with the deities. Ang iba naman ay sumisimbolo ng kahilingan o mga dasalin kaya nagsisindi nito. Even sa Muslim teaching, gumagamit sila ng insenso lalo na yung mga sweet scents. This is to energize, cleanse their mind and body. So you see mga frenny, maraming halaga ang insenso, maraming gamit. Iilan lamang yan dahil magkakaiba ng kultura ang bawat tao, depende sa kultura, depende sa paggamit ng insenso. Uri ng insenso. Sa tagal ko na sa larangan na ito mga frenny, napakarami ko ng mga insensong nagamit, magkakaiba. Napakarami po kasing insenso, uri ng insenso ang maaaring gamitin o mabili sa loob at labas ng bansa. Ngunit ibabahagi ko lamang ang kadalasan na meron sa merkado ng Pilipinas. Hashtag MBR Recommend. Number 1, unahin ko muna itong isa sa pinaka-paborito kong gamitin at madalas nyong nakikita sa akin mga frenny, ang sedge o yung bundle kung tawagin. Ang nakikita nyo ngayon sa akin ay itong white sedge. May iba't ibang klase ng sedge mga frenny. Sa susunod na lang na aralin, ibabahagi ko yon. Iba't ibang kulay para sa magkakaibang gamit o rason. Dito muna ako magfo-focus sa hawak ko na white sedge o bundle. Maliban sa ito, ang pinaka-paborito kong gamitin mga frenny, ito kasi ang isa sa pinaka-malakas na insenso sa lahat at mostly yung mga may karunungan taglay lang, yung mga nakakataas lang ang madalas gumamit nito, yung mga nanggagamot. Nakakataas meaning gaya ng babaylan o maestra, maestro na gaya ko. Ito ang kadalasang gamit namin, mga 30% ng kapangyarihan ika nga sa ghost fighter. Kidding aside mga frenny, but to tell you honestly, mga manggagamot o may mga karunungan taglay ang kadalasan na gamit nito. Syempre including us mga frenny sa nabanggit Wiccan method, smudge or smudging naman ang isa pang tawag dito. Number 2, incense stick. Ito yung pinaka-common sa lahat at pwede sa lahat ng tao o method. Well anyway mga frenny, almost lahat naman ng binabanggit ko at babanggiting kong uri ng insenso pwede naman sa lahat. So incense stick, ito yung may iba't ibang scent at gamit kada scent. So walang issue dun sa kulay, ang mahalaga may insenso kayo. Tandaan nyo po yan parate.
Number 3, cone incense. From the word itself, cone, no need to explain na mga frenny. Ang cone-shaped na insenso ay kadalasan sa mga therapeutic method or mga aesthetic ganern. Pwede ito sa mga super stress at yung gusto ng aroma o mahilig sa mga aroma kineme. Siyempre, maswerte ito and yes, ginagamit ko din ito for everyday use, lalo na sa mga need na ma-insensuhan ng kwarto o gamit. Kadalasan, ito din ang gamit ko sa pag-cleanse ng aking personal na mga kagamitan, including sa mga ginagamit ko sa ritual. Take note mga frenny, hindi ko isasama yung ibang gamit ko na insenso dito sa next aralin na lang ulit ang iba. So number 4, Palo Santo mga frenny, merong powder or yung mismong kahoy. Ito ay isang uri ng insenso na kadalasan yung kahoy niya mismo mga frenny sinusunog o sinisindihan. But traditionally, dinudurog ito mga frenny at sinasama sa ibang mga insenso nang sa gayon mas malakas ang pangontra sa mga negative energy. So ito ang halimbawa ng aking powdered o powderized Palo Santo. Kadalasan dinudurog ko din ang cone incense kasama nito at nilalagay ko yung aking dragon blood resin. Lalo na sa mga napaka-importanteng ritual na ginagawa ko, even ang simpleng pagpapausok lamang. So, punta naman tayo sa ilang mga bagay na pwede nyong i-dupe or gamitin kapag wala kayong literal na insenso. Number 1, dahon ng laurel. Ito ang isa sa pinaka-accessible sa kusina nyo mga frenny. For sure, lahat tayo ay may naitatabi na dahon ng laurel para sa ating adobo. Pwede nyong sunugin ang dahon at ang usok ay ipalibot sa buong paligid o kabahayan. Kung wala pa kayong nabili na insenso, pwede din ang crush na dahon ng laurel or yung basil. Actually, kapag may insenso kayo, pwede nyong lagyan din ng crush na dahon ng laurel or basil mga frenny yung inyong insenso. Maswerte po yan. Number 2, cinnamon stick. As always, lagi nyong naririnig sa akin yan. Kapag wala kang insenso, pwede kayong gumamit o pwede kang gumamit ng cinnamon stick, even yung cinnamon powder. Lagi nyong nakikita sa ibang vlog ko ang paggamit ko ng cinnamon. Maswerte din yan mga frenny. Number 3, dahon ng lemon. Make sure lang na tuyo or dry na siya mga frenny. Pwede nyong gamitin yan alternative sa inyong insenso, even yung dahon ng kalamansi. But I recommend na lemon na lang for any rituals and cleansing. May mga vlog din tayo about dyan, balikan nyo na lang po. Number 4, rosemary and oregano. Etong dalawa na to mga frenny, pwede nyo pong pagsabayin sunugin bukod sa naga-attract ng swerte. Maganda din ito for protection pang kalahatan. Mood booster din ang dalawang ito pag pinagsama. Madami kayong mabibili sa market na dried rosemary at dried oregano unless may tanim kayo. Tandaan mga frenny na mahalaga ang insenso sa isang tahanan lalo na sa inyong altar. Kung sakaling nakakaramdam kayo ng takot o pagtataas ng balahibo lalo na kung mag-isa lamang kayo, magsindi agad ng insenso. Even ang mga lugar o kwarto sa bahay nyo na hindi nasisikatan ng araw. Sana ay kahit papaano nagka-idea kayo sa halaga ng insenso sa isang tahanan at mga uri at gamit nito. Gaya ng sinabi ko kanina, marami pang klase ng insenso at napakaraming gamit nito. So yun lang muna mga frenny, sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe para naman mas ganahan pa ako magbigay ng tamang impormasyon at tamang gabay para sa swerte-swerte na buhay. Tandaan mga frenny na maging masigla at manalangin ng taimtim sa may kapal. Maging masipag at madiskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat!